What's up mga kabidabida? Woo! So, shit, nakalabas na tayo ulit ang ating lungga sa ating pagtatrabaho. It's a really, araw ba ngayon? Wednesday? Yeah! Anyway guys, so today, just want to invite you first before we get started. We've been invited to go to Morong, so we're going to ride to Morong and there will be an event under Red Sweet Potato. Kailan niya si Kamote. Alright, si Kamote in Tagalog. Yun na yan ang ating sikat na motovlogger, mga subscribers nyo, subscribers mo, pasan mo sa kanya lahat. Alright, so yun na nga, kaya pala traffic dahil dito sa skyway na to. Ano ba meron sa skyway? Dito sa baba hindi naman traffic. Alright, so yun nga, we've been talking about that Morong event, Ride to Morong. So we are inviting you guys to come along with us, join us, Ride to Morong. Hindi kami papasok ng expressway, magbabayan-bayan tayo. Syempre, hindi tayo mag-aratratan doon. We're going to be a good boys. 01 squad, good boys. Totoo ba to? Parang sa tata ng ride, laging ratrata ng bat-bata namin eh. So I think this will be the first ever ride na hindi ratrata ng Z1 squad. Yan. So we are inviting all the motor vloggers and non-motor vloggers. So mga gusto sumama sa amin papuntang Morong, and sa mga gustong makipag-meet, meet up sa amin sa Morong. Well, come with us. Details will be posted sa 01 squad. Nakikita nyo naman yun. Hintay lang kayo kung sino magpo-post. Okay? Then, of course, ano pa ba? Other than that, just reminders, lahat ng sasama. Tandaan nyo ay mag-suit kayo ng inyong gears. Okay? Riding gears for your protection. Diba? And of course, some tools. Okay, masiraan pa kayo eh. Pero syempre, 01 squad magdadala rin naman. Pero it's better to have your own tools. Okay, nasiraan. Ayan, syempre. Tapos, syempre, dala kayo pocket money. Alright, mag-ano kayo? Yung mga 3,000, pwede na yun. 3 to 4,000. Kita kits. Sa daan, sa lahat ng mga taga madadaanan namin papuntang Morong, syempre dadadaanan natin mga taga Bulacan, mga taga Pampanga. See you on the road guys. Syempre makikita nyo doon sila Breezy Rider, mga idol nyo, si Breezy Rider, sila Papi Moto, si Benedy Vlogs, diba? Tapos, sino pa ba? Sila Little Biggie, sila JP Raptor, Donny Youth, kung sasama. Alam ko wala na yun eh. Alam ko wala na yan. Medyo ko lang. Don! Tama na yun, kamakaral! Tapos, syempre kasama din natin sila Mototeki. Ano pa ba? Lofty. Naging handa na yan eh. 01 Moto. Okay, Moto Visual, JD's Life, yan, mga malulupit na editors, saka mga sila doon si JD sa pakanyang, anong tawag ito? Sa kanyang tawa. Saka yung pinakamalupit niya mga pictures, yan. Yeah. At marami pang iba, malay nyo, sumama sila Reed. Siyempre kabang-abangan nyo lagi sila Breezy tsaka si ano, si Pulang Kamote, si Red Sweet Potato. Ayan, sabi ko nga sa inyo ng mga nakakang araw, tayo ay sobrang busy. Nakapako ang ating mga kamay sa desk, nakapako ang ating mga puwet sa upuan. Kaya natin na gano'y magtrabaho eh, di ba? But today, I'm going to teach you about wheels. So, alam na natin marami tayong mga payo sa paggamit ng gulong natin. Ang ituturo ko sa inyo, kailan ba dapat magpalit ng gulong?
So all of these things na i-discuss natin will be powered by Takara Tires. So shout out to you, Takara Tires. Thank you very much. Woo! And syempre, huwag natin kakalimutan, 01 Moto. Yup, sa ating mga accessories. Thank you very much. Thank you very much. Kailan ba natin malalaman kung dapat na tayo magpalit ng ating gulong? Is it ba, ito ba, pag nakikita natin yung kaloob-looban na at kalaman-lamanan ng ating mga gulong? Okay. O pag wala na mga linya na nakikita, wala na yung mga design sa gulong, magpapalit na ba tayo? Ano bang tama? So, i-discuss natin yan ngayon, di ba? So, pagdating natin sa 01 Squad, papakita ko sa inyo pinagkaiba at nang kailangan na magpalit at hindi pa kailangan magpalit. Okay? So, that's it. So, tayo mag-ride na muna. Nga pala guys, sa susunod na vlog ko, so, on this video, lahat, okay? Lahat na magko-comment sa YouTube vlog na to, sa video na to, alright, na magpapa-shoutout, i-shoutout ko sa susunod na vlog. Okay, remember that guys. Lahat na ang makakanood na ito. Woo! Alam ko naman gusto-gusto nyo magpa-shoutout eh! Di ba? So, magbibigyan natin ng ating madlang subscribers na ating YouTube channel. Okay? Sa mga Facebook page, sa mga likers ng Facebook rin, well, you know the drill. Watch the video and of course, comment. Yun. So, alright, medyo traffic. Putang ina. Alright guys, so ayan. Dito tayo sa 01 Moto ngayon. Check tayo ng paano ba magpalit, ano bang time na kung magpapalit ka na ba ng gulong. So, this is how it works. Okay? So, you can see guys, sa likod ko medyo bago-bago pa yung gulong natin. Ayan. So, makikita nyo pa, medyo makapal-kapal pa yan. Makapal-kapal pa yan. Ayan, makapal-kapal pa yan. So, makikita nyo pa guys. Ayan. Yan ay isang indication kung kailangan nyo na magpalit ng gulong. Pag toto nagpumantay na rito sa gulong nyo, yan, pumantay na yan, ibig sabihin kailangan nyo na magpalit ng inyong gulong sa inyong mga motorcycle. So, let's see sa harap natin. Alright, so ano sa ngayon? A very big example sa harapan natin. So, nakita nyo yan? Okay, so yan, napakanipis na yan, no? Wala na, pantay na yan. Neto, pantay na rin yan. So, ganyan ang ganyan pag kailangan nyo na magpalit ng inyong mga gulong sa inyong motor. Okay, so bakit? So, katulad na sa mga motor natin na 250cc, 300cc up until to 1000cc, syempre, iba ang power ng ikot ng motor nyan. Malakas. Syempre, lalo na pag asfalto, lagi nag-expressway or kahit ganyan, takbuhan nyo 100. Ang mayayari dyan, tendency nyo, makikita mo na yung pinaka-loob-looban ng katawan ng gulong nyo. Makikita nyo na yung mga steels dyan. Ang mayayari yun, mapuputukan kayo ng gulong, mapadidiscuss pa kayo sa pagmumotor. As I discuss you, pag nakita nyo ang gulong nyo, eh tumama na dun sa indicator na yun at naging pantay na siya. You have to change your wheels, you have to change your rubber wheels, guys. Alright, so that's it guys, this is KP22. So ko lang ulit kayong invite ulit sa ating Morong Ride this upcoming October 26-27. Makikita nyo sila Breezy Rider, Red Sweet Potato, and other members of 01 Squad. So kung gusto sumama, sabihan nyo lang kami para malista natin, alam natin kung sino yung mga sama-sama. Tandaan nyo, hindi tayo mag-ride pag mag-aratratan doon. Ngunit mag-ride tayo ng safe and sound para makarating tayo doon sa pinaka place na mapupunta natin. So, that's it guys, this is KP22. Benity Vlogs, Breezy Rider. What's up mga kayo pa, mga kapida-pida. KP22 Vlogs, Quick Pet Lord. What up motherfuckers, mga kapapi, papi mo ako, mga kapayabang.
Zero and Moto. Rhyming Harmonies Z1 Squad.